And so match of 14 verses, mag-reflect po tayo dito. Sabi po dito, ang sinabi sa ending ng match na, if you forgive those who sin against you, your Heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive you. So ito, topic po kagabi. Madaling mahalin yung mga kamahal-mahal na tao. Pero pag sa standard mo, pero sa isa, sabi ng kapatid natin, si Sir Robin sa kagabi, i-intar po lang, parang yung topic niya. Pero pag sa standard ng isang tao, minsan, yung mga wala pa sa Christian, kung mali sa standard, ay, mahirap silang mahalin. Masungit ka eh. Diyan ka. Amen. Binibagay nila yung standard nila, kundi hindi tinataon yung standard ng Panginoon na papagmahal. Sabi po dito, if you forgive those who against you, your Heavenly Father will be great. Hindi sinasabi dito na, you can earn the forgiveness of God. Amen? Hindi na, oy, pag nagpatawad ako, ay, pupunta po ako sa langit. Not that. No. Pinatawag ka ng Panginoon, kaya papatawad ka din sa mga kapwa. Sabi ko dito, Once you have realized that we are caused your forgiveness was the death of God's precious Son on the cross. Pag na-realize natin yung pagpapatawad talaga in the point of the cross, how much more? Mahirap bang magpatawad? Amen? Madali magpatawad kung kamamahal-mahal. Pero, naging pattern po si Jesus, naging pattern po sa the cross of Calvary. Pinatawad ang ating mga kasalanan. It's totally forgiven. Dapat magpatawad din po natin sa mga hindi kamahal-mahal. Mahalin po natin sila. Amen? Kasi, una tayong minahal ng Panginoon, kung gaano nagre-reflect sa buhay mo yun ng pagkakailalam mo sa Panginoon. Amen? Sabi dito, your willingness to forgive others is a proof of your salvation. Sinasabi dito na proof. Not a prerequisite to your salvation. Pag sinabi, kaya ka, uy, nakikita mo tong tao to, nakikita mo itong may bunga na. Not only na, dito nagtitake na, pinatawad ko tong tao kasi to earn my salvation. No. Pinatawad ka na ng Panginoon, so magpatawad po tayo sa ating mga... Ano bro? Amen! Pinapatawad na kita. And lead us not into temptation. Ito minsan, magiging kwan po tayo minsan. Lord, lead us not into temptation. James 1, minsan ang mindset ng Panginoon, sinusubok ako ng Panginoon. Amen? Ito yung minsan. Minsan, sinusubok ako ng Panginoon, kaya ako nagaganitong mga ganun si problem. No, mali. Sabi ni kaibigang Santiago, James tapatid siya. Let no one say, when I tempted by God. Ay, go. For God cannot tempted by evil, nor does He himself tempt anyone. But everyone is tempted, we are brought away by his own desires and entice. It's your choice, my friend. Yung kaibigan namin, ang tawagan namin ng mga Israela, my friend. It's our father, it's our own desire and entice. This is Jesus, na-tempt siya, pero hindi siya nagkasala. Amen. For dito, but each one's tempted, he drove away his own desire and entice. It's all your decision, it's your own flesh. Yung design mo yung na-take away sa Panginoon. Bakit ba natin pinapray minsan na lead us not into temptation? Kasi, in this word is obsolete, laganap ang mga temptation. Amen. Pag hindi ka conscious sa will ni God, mabidisalign ka, matitempt ka. Amen. Matitempt ka sa mga bagay na inapart sa kanyang kingdom. Amen. Kaya na tayo nagpipray minsan, pag nagpipray din tayo, dapat isama natin na lead us not into temptation. Parang, Lord, your way, pag sinabing lead us, you must remain in God's pathway. Sa will pa rin ng Panginoon. Yung kalooban pa rin tayo mananahan. Amen. Sabi po dito, God's pathway never lead us to sin. Gusto ba ng Panginoon magkasala tayo? No. Gusto ba ng Panginoon na magkasala tayo? Makasalanan pa ba tayo? Are you sure? Yes. Anong verse? Tama nga ng question. Ayaw na tayo magkasala. Amen. Ayaw na tayo. Dati, yung judicial natin, yung kasalanan natin na inherit natin, it's judicially forgiven. Pero minsan tayo,
Minsan mahina po tayo, nagdedriven for our, nagkakasala pa rin tayo. Pero it's not take off na yung salvation natin sa Panginoon. We are now righteous sa isang tao. Yes. Si Jesus Christ. Pero nagkakasala tayo for our minsan yung mga choices natin. It's tempted for our own effort na lang. Like minsan nagkakaroon tayo ng choice minsan, oh, napapaisip tayo. Pero yeah, sorry for the wrong. Amen. And then it take affect your salvation. Amen. And it's our own evil desire. Yung desire po talaga that makes us to leave God's pathway of purity and go under some rude way of wind. Ito nga minsan eh. Pag wala ka na, kung wala ka na sa pathway ni God, hindi ka na conscious sa mga salita ng Panginoon at conscious sa mga will ng Panginoon, minsan doon tayo nadidetour. Yan nga eh. Dito sinasabi, para malaman po natin yung pathway ng Panginoon. Ano ba ang binigay ng pathway ng Panginoon? The Bible. Is the lamp of my feet and light is my path. Amen. The word, your word is lamp unto my feet, light unto my path. Amen. Amen. Hindi ka mamimislead kung may alam mo yung totoong ilaw. Amen. Ano ba ang ilaw sa iyong buhay? I am the light, this is the Jesus in the word. Amen. Pagkilala mo at nagbabasa po tayo sa mga salita ng Panginoon, hindi po tayo mamimislead sa ating pati sa Panginoon. Doon ba parang ini-injure mo at tinatawanan mo na lang yung temptation na gano'n? Ah, dyan ka sa itang. tapos na sa cross ng Calvary, pagkita mo, sabi mo natin kapatid, ipakita mo yung finished work ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Tapos na. Parang ahol na lang si Satan. Yun lang yung power natin minsan, yung mga sinasabi natin sa ating bunga. Doon lang nagkakaroon ng inject ng Panginoon minsan. Ah, ito yung ginagamit ni Satan. Pero is a powerless. Bungal na. Hindi na siya pwedeng makaama. No one, sabi sa John 10, 20, no one can snatch us. Wow. In the hand of the Lord. Father and Jesus Christ. Endure! Pag nasa kingdom ka na ng Panginoon, yung Satan eh, aamon na lang yan. May tawanan mo. Bahala ka yan. Because greater is he that's in us. Amen. That's in the word. Isa lang, ang pangalan niyo, si Jesus. Amen. The powerful God. Amen. Amen. So ito yung isang pinakamagbisig dapat, tapos na po tayo. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie in green pastures. He leads me beside the still waters. Restore my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Paki-explain nga yan, Brother Delmar. So, sabi po dito, the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. We are the sheep. And we have a good shepherd. Whose name is Jesus. I shall not want. Ibang translation. I shall not lack. Di ako magkukulang. Then, He makes me lie down in the green pastures and He leads me beside the still waters. Wow. Ang sheep, side of brother, palaging ginagamit dito. Yung sheep, yun niya, nearsighted. Wala silang vision. Kaya, parang inaalaga, pag pumupunta nila sa mga waig o sa mga ilog. Waig talaga. Mga ilongano talaga. sa mga river. Hindi nila, takot sila pumunta doon, takot sila pinagod malalim o ragasa yung tubig. Gusto nila, still. At yung tubig na yun, yung nagsusukay sa kanila. Amen. Who is the living water in your life? Jesus. Amen. It can satisfy us. Amen. It satisfies all your longings. Amen. Amen. Sabi mo dito, He lays me beside it. He restore my soul. He leads me the path of righteousness. Amen. Amen. Kung alam mo ang pastol sa iyong buhay, di ka mawawala. Amen. Di ka mawawala. Mayroon nga eh. Di ba sa pastor, di ba sa mga, ano, sa pastor, may mga mugs, yung mga mugs at dogs na nag-guide sa mga sheep. Kunwari, pag nadidetour na sila, pag napupunta na sila sa mga yung kasapan ng shepherd, minsan, pag nawawala, nahalimun yung mga sheep, mayroon yung mga, pag lumabas sila, may mga dog at shepherd. And yun yung shepherd kong gabit. Yung goodness ni God, at yung biyaya ng Panginoon, it's portrayed out mugs into dogs. Ayaw kanyang mapalayo sa mga preset, sa biyaya ng Panginoon. Parang yun yung nag-guide sa iyo for His goodness. Amen. For you to walk in the right way. Amen. 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 Sabi dito sa Psalm 23. In His righteous name's name, sake.
Then, our topic for today, una po, recognize God character. Our Father. Is your Father. Our Father. Respect God's name. He's holy God. Hallowed be your name. We praise God. You are worthy to be praised. We exalt your name. We magnify your name. You are the name above all names. Pwede natin gamitin yung mga yon pag nagpe-pray natin. Pray tayo. Then, request God's will. Ano ba? Let your kingdom, Lord, will be done. We ask your guidance. We ask your presence. That saturate us with your presence. Then, reflect God's forgiveness. Yung may kailangan po rin natin mag-ask ng forgiveness sa ating mga kapatid. Then, remain in God's ang misa sinasabi ng mga kon, bakit minsan nagiging center daw ang naging masalim self-center ang prayer. Kasi pag di kasi binabasa, bigyan mo ako ng ganito, minsan. Pero sinabi dito yung mga word na give us, it's a plural. Lead us! So general siya. Minsan, Lord, I. Pero yung naging portray ng Panginoon, we must sama natin ang ating mga amen. Amen. When we pray, not only your needs. Yes. Nakikita mo isang lumalago bilang Kristiyano, it's not concern yourself anymore. Nakikita niya yung concerns, yung burden niya. Yung burden na bakit wala sa kapatid na nito. We pray sa ating mga kapatira. And every Saturday, naging conscious po ang church. We pray this church, naging center po ang ating Panginoon na si Jesus talaga. Amen. We pray for ating mga kapatiran na lumalago, na minsan na mimislead, na nawawala sa pathway. Pero nandyan pa rin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Ang guidance ng Panginoon. Dahil sabi dito, sa 2 Corinthians 5:10, minsan ito, nagiging conscious tayo, ay makasalanan na ako kaya hindi ako nagpipray sa Panginoon. Ay, may nakagawa ako ng ganitong bagay. Kaya na-effect, oh Lord, hindi mo answer ang prayer ko. Remember these words. Live with these words. Father, for he made who knew no sin to be sin for us, he made become the righteousness of God in him. Jesus in you, he is nagiging righteous ka sa ating Ama, hindi sa iyong sariling nais. Ang nakikita na sa ating ngayon ay ang righteousness ng ating Ama na si Jesus. Amen. Nagiging conscious tayo masyado sa ating mga kasalanan minsan. Yung kasalanan ng, ah Lord, nagkasala ko. Pero we ask sorry. Ang gusto ng Panginoon bilang anak, pag nagkakasala yung anak niya, say sorry. Amen. You repent. We repent. From Hebrew word shaw, repent, turning to God. Amen. Then, sa may nabasa pa ako sa 2 Corinthians, missionary ko po sa Philippians chapter. Yeah. Sabi po doon sa Psalms 37 verse 4, delight yourself to the Lord, and He give the desire of your heart. Ang Panginoon gusto niyang malaman, yung nais mo rin sa Panginoon. Yung nais mo sa Kanya. Did you delight in yourself sa ating mga Panginoon? Sabi dito, minsan mahirap tayong sumunod. Ang alam natin na yung prayer parang it's mandated na. Mandated, gusto kong mag-pray ng ganito kasi gusto ko ng ganito. Kasi, nagre-rely tayo sa ating mga yun. Sabi dito sa Philippians chapter, minsan nagnanais tayo na ganito sana ako mag-pray. Bakit di tayo din nagagawa yung mga ganun bagay? Because we did not desire. Di tayo nagdi-desire na mag-pray minsan. Amen. Kung pray lang natin, Lord, thank you for this food. Amen. Thank you, Lord, this wonderful morning. Amen. Pero, alam mo ng Panginoon ang kailangan natin. Pero, ang gusto ng Panginoon, kausap ka nyo. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 13, sabi po dito, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Sabi pag sinabing, yung desire ay nanggagaling pa rin sa Panginoon. In the power. Hindi yung sarili mo na nagiging hunger ka at the same time, yung energy nila, yung desire, nanggagaling pa rin sa ating Panginoon. It's give you. It's nagiging fuel siya. Kaya ka nagkakaroon, nagiging conscious ka na sa prayer life mo sa ating Panginoon. It's not your, hindi ka nagdi-desire na for your own self, describing yourself na I need this. No. Sabi dito, for God is working you, giving you the desire and the power to do what pleases Him.
He give you from the word power, the energy, the energos. At sinabi sa John 14 verse 8, sabi dito sa John 14 verse 8, 21, sa ang helper natin. It's the Holy Spirit. Sabi ko dito, I will not leave you comfortless. I will come to you. Sabi sa verse 20, in that day, you shall know that I am my Father in you and me. And I in you. You're not alone. God is in you. The Holy Spirit is in us. Amen. It helped us. Sa Romans 8:26, deep we do not know to pray, but through the Holy Spirit. Amen. And your desire in your soul. He will give you. Nagkakaroon na ng magandang ugnayan sa ating Ama. Namamalayan nyo yung pag nananalangin kayo. Minsan paggising ko sa minsan sa umaga, yung binasa ko tong verse na to, it's not our effort anymore. Lord, who am I in your sight? Sino ba ako na ganito mo ako kamahal? Sinabi ng Lord ng Panginoon, it's not your desire. Sabi ng ibig lang nagbang sa akin sa ipag. Minsan napapagod tayo masyado sa ating mga sarili. Pero napapagod tayo kasi yung effort natin nanggagaling sa ating sarili. How much more we can rely sa ating Panginoon? I will give you the power. And I am with you. That the Holy Spirit. And take time this morning. Sabi ng Panginoon, delight yourself to the Lord. Which what is, kung minsan yung prayer mo natin, na-impede po natin, minsan di natin gahalagan yung prayer ng Panginoon, gusto ng ating Ama, man, gusto rin niyang makinig yung boses mo. Yung boses niya at boses mo ang mag-connect. Kailan po yung time na nagkaroon po tayo ng quiet time sa ating Panginoon? It's about time. It's about time, my friend. Ating mga kapatid, sa ating mga beloved, oh my God. When we pray, the importance of prayer is our communion with God. Nagiging conscious tayo sa kalooban ng Panginoon at the same time. Kaya tayo nami-mislead minsan. Kasi we do not ask His will be done in our life. Well, let's pray. Feel the presence of the Lord. We ask, delight yourself to the Lord. Kung ano mga mamisan, nagmi-mislaps po tayo. But remember the cross. In the cross, it's all done. The righteousness, hindi yung kasalanan mo ang naging hindrances para lumapit ka sa Ama. Tinapos na ng isang Diyos. Jesus, Lord God. His longing. Minsan, nakausap natin ang ating mga Ama. Minsan, di ba? Ating mga physical brother. Paano natin minsan nahihiya tayong kausapin? Pero ang ating Ama sa langit, He's all, nandyan siya. Hinihintay ka lang na bumalik at tumawag sa Kanya. Amen? Let's pray. Panginoon, salamat po, God, sa gumagang ito, Lord God. How the importance of prayer, Lord God. Minsan, we are lapses sa aming mga prayer life, Lord God. But God, salamat po, Lord God. Thank you for reminding us, Lord God, that this pattern, Lord God, sa aming prayer, Lord God, that we acknowledge you, Lord God, that you are our Father in heaven, Lord God. Salamat po, Lord God, sa yung mga pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Lord God, minsan we detour sometimes, all the time, Lord God. But yung tapik mo, Lord God, bilang Ama, nandiyan pa rin yung habag mo, your hand extending us, Lord God. Anak, come. Gusto ng Panginoon, come, my son. I wish you, gusto ng Panginoon, minsan nairinig mo yung word na sa ating physical father, yung sinasabi ng Panginoon, I miss you. Amen. How you draw near to God. Sabi ng Panginoon, draw near to me, now I will draw near to you. Amen, Lord. Oh God, sometimes, Lord God, salamat po sa amin, oh Lord God. We pray, oh Lord God. We wish you so much, oh Lord God. We embrace us, oh Lord God, with your power, with the Holy Spirit, oh Lord God, run in our life, oh Lord God. Salamat po, Lord God. Preaching your word and your goodness, oh Lord God. That you are holy God, you are a loving God,
in our. We love us so much, Lord God. Salamat po, Lord God, sa umagang ito, Lord God. We pray, Lord God, na magkaroon po kami ng quiet time to you. Quiet time at the same time, quality time. Give us the grace, O Lord God. Give us the grace, O God, to do this, O Lord God. We cannot do this alone, O Lord God. But sa iyong biyaya, O Lord God. Salamat po sa iyong anak na si Jesus Christ, O Lord God. Salamat po sa iyong pagmamahal sa amin, O Lord God. We love you, not na mahal ka namin, O Lord God, na binibigyan mo ang aming mga pangangailangan, O Lord. Because you first love us, O Lord God. We love you because what you... who you are in our life, O Lord God. We love you kung sino ka sa aming buhay, O Lord God. Hindi yung pangangailangan namin, O Lord God. Kundi kung sino ka dahil ikaw ang mapagmahal naming Ama, O Lord God. Salamat po, Lord God. Wala na pong may iba at ang taas. At bless us our beloved brethren, O Lord God, na magkaroon, we pray, O Lord God, na intimate more relationship with you, O Lord God. Salamat po, Lord God. Jesus, amen.